So maliban sa, sorry. So maliban sa main crater, meron mga vents dito sa labas ng main crater. Yun yung observation kanina, pero karamihan ng activity would be here. Actually, expected naman natin ang Dang Castilla, yun. Dang Castilla side, maraming fissures yan. And in 92 and 94, umangat yung island, maraming cracks dyan sa lugar na yan. So pwedeng may connection sa ilalim at lumusot yung pressure doon. Taal Volcano has more than 30 craters. So talagang pwede naman na magkaroon ng eruptions on any side. But base sa ating monitoring talaga, matagal na. Ang most likely activity ng Taal Volcano kung magsisimula yung kanyang eruption would be on the main crater. Prior to this, noong 1965, dito nangyari yung eruption. Wala sa main crater, kaya itong lugar ang inabot noong 1965. So, meron tayong idea kung saan magsisimula yung eruption ng volcano. Okay po, meron pa po bang gustong magtanong o mag-clarify? Kung wala na po, gusto po natin hingan po ng closing message po si Yusek Antipode at si Yusek Solidum na paalala po sa ating mga kababayan kung ano po ang kanilang dapat gawin o tandaan. Well, again, we'd like to remind each and every fellow Filipino to unite, no, and stop tong mga fake news, no. Some will take this chance na para makilala man lang sila sa Facebook o sa Twitter. I think it's the best time that all of us unite and help the victims. Napakarami po nila roon na in-evacuate sa iba-ibang lugar. At the same time, ang gobyerno din po naman, umaasa rin po sa taong bayan na suportahan nyo rin po kami ng tamang impormasyon. Hindi rin po 100% na makukover po ng gobyerno lahat yan. Po, kailangan po namin ng cooperation ng taong bayan, especially in preserving the lives of this endangered species na parang naging last priority dahil hayop nga lang naman. Pero the next generation needs this, no? So nakikiusap po kami, tulungan niyo po kami. And at the same time, the government is moving heaven and earth just to protect the people. So thank you po sa mga tulong niyo, especially sa PHIVOLCS na binigyan po kami ng chance na makapagsalita rin dito. And expect na gumagalaw po ang DNR. Of course, Yusek Mitch Kuna, the Undersecretary for Field Operations of Luzon is on top of the situation. Our acting secretary now, which is the Chief of Staff, Yusek Rodolfo Garcia, and the ASEC of the and concurrent Regional Executive Director of Region 4A, Gilbert Gonzalez, is on top of the situation. Gumagalaw din po kami, kung kaya't kaysa po magreklamo po tayo sa Facebook, eh siguro bigyan nyo kami ng mga impormasyon para magalawan po namin. Thank you, sir. Thank you po. Maraming salamat, Yusek Benny, for the report on the air quality. Kami naman po sa PHIVOLCS ay patuloy na mag-oobserba sa Taal Volcano at magbibigay sa inyo ng continuous update. Today, marami lang akong natanggap na tanong, mukhang alert level 5 na ba o may nagsasabing alert level 5? Siyempre, parang bakit nangyayari ito na may nagsasabi ng ganito ay wala pa tayong nakikita na pinakadelikadong eruption ng Taal Volcano. So, manatili po kayo nakasabay-bay sa ating mga update at sana po yung iba ay huwag nang magbigay ng anumang kakaibang information na hindi naman tama. Kasi po, pagdating po sa ganitong emergency, bawasan po natin ang anumang information na hindi tama at nakakalito sa ating mga babayan. Kasi yung hirap na dinadanas nila na mawala sa kanilang mga bahay, plus pag may nare-receive silang kakaibang mga information at baka sila malito ay hindi naman nakakatulong. So yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po.